أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله mga kapatid sa Islam nandito na naman tayo sa isang chapter ng kung saan ang tinatakil natin yung significance of tawhid. Dumaan na tayo sa tawhid ar-rububiyah, tapos tawhid al-uluhiyah. Inshallah, yung mga nag-follow dyan sa chronicles na ginawa natin, makakahabol sila dito pagdating sa tawhid asma wa sifat. Ito yung tinatawag na oneness ni Allah Ta'ala in His unique attributes. Kung saan unique si Allah Ta'ala sa kanyang attributes at hindi siya equal sa kanyang mga kreasyon. Kasi ang Muslim, naniniwala kami sa mga attributes ng God Almighty. But not according sa mga paniniwala ng mga non-Muslim. In Genesis, na sinasabi, God said, "We created man with our own image." They made it literal. Pag sinabing own image daw, ang itsura natin daw parang Diyos. Parang Diyos tayo. Sabi nga ni Soriano, ang tinanong siya regarding ganun, sabi niya, kung may puwit ang tao, ganun din ang Diyos. So hindi po ganun. Napakalayo po yung mga ganun. Sa Islam po, itong mga attributes ni Allah, for example, mga 99 names ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ay attributes ng God Almighty. Paano po ang belief ng Islam being the attributes of God Almighty? In-specify ni Allah una, sinabi ni Allah, laysa kamithlihi shay, no one is like unto Him. Wala pong katulad si Allah in His unique attribute. So may mga attributes si Allah Subhanahu wa Ta'ala na unique attribute na hindi mo pwede ikumpara sa creation. Napakalayo ng creation sa creator. Sabi ng mga ulama, may mga attributes ang creation at mayroon ding attributes ang God Almighty. Pero napakalayo kung i-compare mo sa attributes ng God Almighty. That's why finorbade sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi ginawa ni Propeta Muhammad na magbigay tayo ng resemblance sa attributes ng God Almighty or magbigay tayo ng likening, parang paano yung katulad niya, or magbibigay tayo ng kayfiyah, method, yung methodology, kung paano yung Allah Ta'ala. O maggagawa tayo ng tasbih, yung gagawa natin ng Allah na parang resembling to His creation, na parang pipili ka ng pinakagwapo sa buong mundo, tapos sabi mo, baka ganun yung itsura ng Diyos. Hindi, napakalayo po. Not even Adam. Adam ang pinakagwapo na second si Joseph. But kasi si Adam, nang ginawa siya ng God Almighty, special ginawa siya ng God Almighty, wa khalaqtu biyadayya, I created Adam with my own two hands. So in the hands of God. So ito mga attributes ng God Almighty. Kasi sa ang belief ng Islam, sa attributes ng God Almighty, ito yung parang lahat ng in-establish ng God Almighty, attributes niya, yun ay attributes ng God Almighty. For example, nag-mention ng God Almighty, meron siyang kamay, meron siyang something hearing, meron siyang seeing, may knowledge ang God Almighty, may life ang God Almighty, pero magkaibang life ng God Almighty sa life ng mga kreasyon. Ang life ng God Almighty ay eternal, walang beginning. Tayo, mayroong beginning, lahat ng creation from heaven and earth. Pero ang God Almighty, wala siyang beginning, wala siyang ending. May na-mention ang God Almighty, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbik. Lahat ng nasa baba ng heavens and earth, ito ay bound to perish, but not the countenance. Tinatranslate nila sometimes countenance. Ang ibig sabihin kasi ng words in literal, ito ay face of God. So ito mga attributes ng God Almighty. Mayroon tinatawag na attributes ng God Almighty yung nuzul. Bababa siya sa suruthul layl, one-third ng night. Kung saan mapiplease ang God Almighty sa mga ginawa ng kanyang kreasyon, nagsisik ng forgiveness sa kanya. Ito yung tinatawag na ano, waja'a rabbuka wal malaikatu saffa saffa, darating ang God Almighty sa day of resurrection at angel safar in rows in rows. Ito yung mga majian, pagdating ng God Almighty, yung nusul, pagbaba ng God Almighty,
O di kaya taadjub kung paano ang God Almighty na parang ma-amaze, something na sign. Si Propeta Muhammad sometimes pag nagnarrate siya ng story, especially nagnarrate sa kung paano ang sagot ng God Almighty sa kanyang creation. For example, isang lalaki last papasok siya sa paradise, yung last na ipapanis ng God Almighty. Every time siya magiging treacherous sa kanyang promise na hindi niya siya uulit, tapos hihingi na naman siya kay Allah tara ng dagdag. Every time ginagawa niyon, tapos inoffer na sa kanya ni Allah. Sabi ni Allah, bibigay ko na sa iyong mundo at buong mundo, ita times ko ng 10 times at wag ka na dito sa paradise. Nakita niya na kasing ganda ng paradise. Ang sabi niya, Ya Rab, la tajalni ashka min kalkik, huwag mo akong gawin pinaka-wreck among your creation. Parang, Ya Allah, kaawaan mo naman ako. Sabi niya, Allah, hindi ko kailangan ng mundo. Kahit times mo ng ilang times kasi gusto ko yung akhirat. Don't laugh at me, Ya Rab. Sa habang nag-narrate si Propeta mo, nakangiti siya. Tapos tinanong niya, tanongin niyo ako, ba't ako nakangiti? Bakit, Ya Rasulullah? Kasi ngumiti ang Allah. So ito mga attributes ng Allah na amisa, katulad ng ginawa ng Ansar sa duyuf ni Propeta Muhammad, bisita niya. Kasing bisita ni Propeta Muhammad, ayaw nila kumain. Tapos yung pagkain sa kanila, konti lamang para sa anak nila. Tapos ang bisita ni Propeta Muhammad, ayaw nila kumain except magsalo-salo. So ang ginawa ng dalawa na to, nag-offer ng help sa bisita ni Propeta Muhammad, nag-pretend sila na kumakain sila sa kusina. Naglagay sila ng cortina na white, kung sa nag-action nila, mayroon shadow na kumakain sila. In fact, walang laman para lamang kumain ng bisita. Pagdating ng morning, sabi ni Propeta Muhammad, ta'adjabullah min fa'alikuma, na-amaze si Allah sa ginawa niyo ang dalawa. Hanggang nag-reveal ang Allah Ta'ala ng message sa kanila, sabi ni Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصًا, they prefer their brother over themselves. Pinili nila ang kanilang kapatid sa Islam rather than or own themselves, na parang desire nila sa ginawa nila yon na please sa kanilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung mga ansar na helpers sa Islam. So yung mga attributes ng Allah Ta'ala, ta'adjub, na-amis ng Allah Ta'ala, or mayroon yung Allah sak in between knees and ankle ng Allah Ta'ala, kung saan marirecognize na mag-prostrate ang lahat sa God Almighty Allah, kung saan Allah Ta'ala mayroong kamay na mention dito, two hands, or ang Allah Subhanahu wa Ta'ala may mga attributes. Itong attributes na to lahat, ito tinatawag na inisbat ni Allah. Pag sinabing inisbat ni Allah, ito ay kinonfirm ni Allah. So ang gagawin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang belief natin ay sa Islam, iku-confirm mo kung anong kinonfirm ni Allah at kinonfirm ng kanyang propeta without ano, resembling to his creation. Hindi mo siya pwede i-resemble sa creation. Wala tasbih. Wala ta'til. Hindi mo naman siya pwede tanggalin. Walang attributes yung ganyan. Hindi, kasi kasi kinonfirm nga ni Allah. Kailangan mo i-confirm pero hindi ka gagawa ng resemblance. Ano pa? Wala tahrif. Hindi mo papalitan yung kalima. Pag yun ang word, hindi mo pwede papalitan. Hindi mo pwede i-twist. Bawal. Ano pa? Wala ta'wil. Hindi mo pwede interpret according sa desire mo without na hindi ginawa ni Propeta Muhammad or yung mga sahabi. Lalo na hindi in-interpret ni Allah in different way. Tapos, stop ka na doon kasi yung human knowledge mo limited. That's why Allah says, Allahu Ta'ala, no one grabs Allah, but Allah grabs everything. Kahit human mind natin, nag-grabs ni Allahu Ta'ala. Kahit yung vision, no one can grasp Allah, but all vision grasps by Allah. Lahat ng vision nag-grasps ni Allah. So walang ganon. Walang tasbih, walang tamtil. Hindi ka pwede magagawa ng likening. Parang ganito yung example, pipili ka ng pinagagwapo na ganito si Allah. Hindi. Kaya nang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qalaqallahu Adam ala surati. Allahu Ta'ala created Adam with his own image. Ang own image doon, hindi sa image ng God Almighty. Sabi ni Imam Nawawi, ang image doon, image of Adam. Kasi bakit? Si Adam lamang ang ginawa ng God Almighty, hindi dumaan sa marahil, hindi dumaan sa stages. Di katulad natin, dumaan tayo from semen, tapos naging nutfa tayo, blood clot, tapos naging mudga, nilagyan tayo ng flesh, ganyan-ganyan, hanggang naging janin tayo, fetus, lumaki tayo, by level, tapos iba-ibang itsura natin ng bata, tapos papalaki ng konti, iba na itsura, pagdating mo ng age ng 30, iba na itsura mo. Sometimes, nang bata ka, papangit ka, nang lumaki ka, naging gwapo ka. O nang bata ka, ang cute-cute mo, gwapo ka, paglaki mo, pangit ka na. Hindi natin alam anong yung different stages natin.
Pero si Adam, hindi siya dumaan ng ganoon. Nang gine-create siya ng Allah Ta'ala, special creation with the two hands of Allah Ta'ala, ginawa siya sa age na kung saan mature na siya. Age of mga 32, 33, doon na siya sa age of maturity. Hindi siya dumaan ng pagkabata, hindi siya dumaan sa belly ng babae na pinanganak kasi nga from nothing siya. Allah created him from dust. That is the most difficult creation. Kaya pag tinanong ka ng Christian, why do you worship Jesus? Sabi niya, only Jesus Christ created without Father. No. Maraming create na without Father. Even yung tinatawag natin, yung sinasabi nila, King of Salem, yung nasa time ni Abraham na sinasabi na sa Bible, nakalagay nga doon, wala siyang beginning, wala rin siyang ending. Tapos not even him na sinasabi nila, he is God. Tapos itatanong mo ulit, pag tinanong mo yung Christian, the question is, kung yun ang basis mo, si Jesus Christ pinanganak sa walang tatay kaya siya ay God or Son of God, the question is, which is more difficult to create? Without Father or without Father and Mother? The answer is, the most difficult to create is without Father and Mother. In Adam created without Father and Mother. Wala siyang tatay, walang nanay. Pero hindi si Adam tinawag Son of God. Special creation sa kamay ng God Almighty, walang nanay. And second of the most difficult to create is Adam, Eve. She was created from the left rib of Adam. Biruin mo, galing sa lalaki na gawa ang babae. Babae na parang naisip mong babae na buntis na lalabas sa katawan ng lalaki ang babae. Yun si Eve. Tapos God created Jesus Christ. May the peace and blessings of Allah be upon him without Father. And God created us with Father and with Mother. That is how perfect God Almighty is. That's why nga sinabi ni Allah Ta'ala that resemblance of Jesus and Adam are the same, but more difficult si Adam kasi Allah Ta'ala created him from dust and he said be, naging being. Ganon. Sabi ni Imam Nawawi, ang ibig sabihin ng hadis na yun, kalakallahu Adam ala surati, God created Adam with the image of Adam, not the image of God. Pero sa Christian, kasi sinasabi nila, God created God with his image. Kaya minsan sinasabi natin, kung ang Diyos nga napapagod, tayo pa hindi. Kasi may mga attributes na sinasabi ng mga non-Muslim na ang Diyos daw ay napapagod. Kasi on the seventh day, God rested. No. Wala po sa attributes ng God Almighty, siya ay napapagod. Even sa Quran po, na sinabi ni Allah Ta'ala, wala yauduhu hifduhuma wa huwa al-aliyul adhim. Si Allah hindi siya nakaka-feel ng fatigue guarding the heavens and the earth. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Ni sina, ibig sabihin ng parang sina ay nuas, slumber, yung slight na ganun, antok na ganun, hindi nangyayari sa God Almighty. Kasi sa God Almighty, isang kung ikaw po ay nagbabantay, isang ganun mo lang po, gaganon ka lang nuas, ang dami nang mawawala, makakapasok na yung mga magnanakaw, hindi mo na alam. Biruin mo, pag tinanong mo yung Christian, bakit naging Black Saturday? God died. Namatay ang Diyos kasi walang Diyos Saturday. Ang tanong, kung walang Diyos, sinong hahawak sa heaven and earth? Kung walang Diyos, sino magdi-disperse ng appear sa lahat ng ito kung walang Diyos? Paano yun? Ganun po kababaw ang pagka-Diyos nila sa God Almighty. Hindi nila naiintindihan. Pero ang God Almighty po, siya ay all-powerful. Siya po ay walang limited sa Kanya. Hindi po siya napapagod sa pagbantay. Hindi po yun attributes ng God Almighty na napapagod. Ang tao po napapagod, ang tao po may insufficient, ang God Almighty all sufficient, hindi siya napapagod. So walang pagod sa Kanya. Yun ang attributes ng God Almighty. Different siya sa Kanyang creation. Yun pong belief ng Islam. Yung mga magaganda na create ng Allah, it is the sign of beauty of Allah. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, isang lalaki, sinabi niya, Ya Rasulullah, di ba ayaw ng Allah Ta'ala na yung kibrun, yung tinatawag natin pride, not even smallest pride na katulad ng atom na pag nagkaroon ka, hindi ka papasok ni Allah sa paradise. I-forbid sa yung paradise. Bakit ayaw ng Allah ng boastful ka? Masyado kang ma-pride. Sabi ng isang lalaki, Ya Rasulullah, ako gusto ko ng magandang damit. Gusto ko ng magandang damit. Look presentable ako. Hindi naman ako nagyayabang. Ibig sabihin, galit sa akin ng Allah. Sabi ni Prophet Muhammad, hindi. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ang Allah Ta'ala, He is beauty, He is beautiful, and He loves beauty. Okay, pag pinag-usapan natin po, pinag-usapan natin Allah, we're not talking about feminine or gender.
male or female. Kasi wala nga attributes ang God Almighty ng ganun. Different attributes ang God Almighty. Kaya sinasabi natin, may mga attributes ang God Almighty na istatharallahu bi'ilmihi. Istatharallahu bi'ilmihi. Ibig sabihin, exclusive lamang sa knowledge ni Allah yung ano na yun. Yung attributes na hindi na kaya ng ating human mind. Diba? Kaya nga tayo, diba? Minsan pag sinachallenge mga non-Muslim, paano nyo nasasabi ang Trinity, three gods become one? Kasi minsan pag ikaw nagtatanong sa mga non-Muslim na hindi ka masyadong mausisa, anong sasabihin nila? Hindi, naniniwala naman kami sa one God eh. Pero pag tinanong, paano ba yung one God sa inyo? So, yun, Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Ghost. Pag ikaw hindi ka masyadong matanong at hindi ka nag-study, you're not seeker of truth, sabi mo, oh, tama, parehas lang naman tayo, same lang, no. The reality is, if you ask them, kasi meron tayong tinatawag na human instinct. Pag sinabi mong kapatid, human instinct, meron kang pag-iisip kung saan uncontrollable sa'yo na may papasok na picture sa loob ng mind mo. The picture itself vivid, nandoon ang picture, pero hindi mo siya kaya, enable ka to control, inevitable siya, hindi mo siya kaya i-control. Pag sinabi yung in the name of the Father, maghahanap ka ng certain picture sa mind mo. You're looking for God Almighty. Kasi yung human mind, hindi kaya abutin ang God Almighty. So, nakikita mo, ang God Almighty, gagawa mo ng picture with head is canopy, yung ulo niya, something na parang heaven, napakalaki, hawak niyang heaven, yung hawak-hawak ni mundo, ganyan, head is canopy, hawak-hawak na ganyan ng mundo, tapos, yun ang God Almighty. Hindi mo kaya bigyan siya ng ano, ng mga features, kasi walang features ang God Almighty na parang it resembles His creation. Sa pag sinabi mo, in the name of the Son, are you thinking about God Almighty? No, you're thinking about handsome man. Yung nakapost sa wall mo. Blue eyes, poly nose, may beard siya, may red, tapos magandang lips, blue, poly nose, napakaganda ng mata, curly hair, Jesus of Nazareth, or Jesus something Filipino, or Jesus something Germany, or English Jesus, different Jesus. When you say in the name of the Holy Ghost, ang naisip mo ano, it is something like angel coming like a dove, or something angel na binaptize ni John the Baptist, Jesus Christ, like a dove, or something angel with wings. Different ang naisip mo. Pero yung tinatawag natin yung instinct na yun, yung grace na yung garais na sa loob ng isip mo, naiisip mo yun, unable yun i-control mo, inevitable sa'yo yun. Parang nag-i-imagine ka lang. Parang may naisip mo yung ini-imagine mo. For example, nakita mo yung crush mo, ini-imagine mo. Kahit takpan mo ng unan, yung ulo mo, nandun pa rin ang picture niya. Kahit ano pang pagtakip mo, nandun pa rin ang picture niya. Yun yung tinatawag natin, di natin kaya iwasan. Pag tinanong mo, ilan ba naisip mo? Sabi mo, 3. Ay, isa lang. You're not telling the truth. Kasi ang naisip mo that time, 3 attributes. Pag sabi mo, in the name of the Father, naghahanap ka ng attributes ng God Almighty, which is hindi mo kaya siya i-describe kasi undescribable ang God Almighty. Napakalayo niya sa kanyang creation. Ngayon, second, na-describe mo kasi mayroon poster, ganito itsura niya, mayroon mga description siya, handsome man, blue eyes, ganyan. Tapos pagdating sa Holy Ghost, ang pumasok sa isip mo na naman, inevitable, hindi mo kaya pigilan, papasok doon yung angel with wings or something like that. But tinanong ka ilan naisip mo, sabi mo one lang. Ibig sabihin, nasisinungaling ka. Not telling that out kasi pag one. Kita mo sa Islam, walang ambiguous. Pag sinabi, Qul huwallahu ahad, say Allah, He is one. Allahu samad, Allah, the absolute. Ibig sabihin ng samad, lahat ng mga tao, lahat ng kreasyon ni Allah, they needed Allah. They ask Allah, wahum muftakirun wa muhtajun illallah. Wallahu ta'ala la yahtaju ilayhim. Allahu ta'ala ghaniyu anil alamin. Sila may kailangan sila sa Allah. Lahat tayo, we need Allah. Pero sila, hindi niya tayo kailangan. He is the God Almighty. All provider ng lahat. Yun ang ibig sabihin ng sama. The absolute master. Lam yalid, He begets not. Walam yulad, nor was Allah begotten. Lam yakul lahu kufuwan ahad. No one is co-equal. La kafa'alah. No one is co-equal or comparable to Allah. He is unique. God. Sabi ni Allah, Badius samawati wal ard, He is the originator of the heaven and earth. Anna yakunu lahu waladun walam takulla sahiba. How can He, Allah, begat a son when He, Allah, has no wife? And He is the creator of heaven and earth. Paano mangyayari yun? Wala siyang asawa, magkaroon ng anak. So walang literal.
So ito yung attributes ng God Almighty na hindi natin kaya. We believe. So kami sa Islam, we testify the attributes of God Almighty. We affirm when Allah Ta'ala affirms something, we affirm. We also affirm His attributes. Allah, and also His messenger affirm His attributes. We affirm His attributes. But without corrupting it. Hindi kami gumagawa ng tahrip. Di namin tinatanggalan ng kalima. Tinitwist namin. Hindi. Wala ta'wil. Hindi namin in-explain in different way. Wala tasbih. Hindi namin ginagawa ng resemblance. Napakalayo ng God Almighty sa kanyang creation. Wala ta'til. Hindi naman namin dinideny kasi attributes nga yun ng God Almighty. Only siya lamang. Hindi siya katulad ng kanyang creation. May sariling attributes ang creation. Iba siya. Ano pa? Wala tamtil. Hindi kami gumagawa ng likening. Yung talagang darab, yung tinatawag na example, analogy. Wala. Si attributes ng God Almighty. Yun, ganun ang believer. We believe in His attributes, unique attributes. Pero hindi siya katulad ng kanyang creation. Yun ang God Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun po ang panunang Islam. Napaka-pure ng panunang Islam. So, ganun po ang Islam, mga kapatid sa Islam. Ganun ang attributes na tinutukoy namin regarding sa God Almighty. We affirm what Allah affirm and His prophet, but hindi namin minamali ang kalima, hindi namin nire-resemble, hindi kami nagagana ang analogy na keso ganito, wala. Maski nga tao, maski tao ah, meron silang sariling attributes na hindi mo pwede i-compare. Ang tao nga, hindi mo makompare ang different attributes ng tao. Tao sila. How come i-compare mo sa God Almighty? Napakalayo. Kaya mag-iisip ka palang i-compare sa God Almighty, hindi mo na kaya. So wasting of time i-compare mo. Kaya sabi ni Propeta mo, beware, shaitan, ya'ti shaitanu ahadakum. Ahadakum, ya'ti shaitanu ahadakum. Ang shaitan lalapit sa inyo. And he will ask us difficult question. Sasabi ng shaitan sa'yo, man kalaka rabbuk. Sinong gumawa sa Diyos mo? Sinong gumawa sa Diyos? Ay, man kalakas samawati wal ard. Isong lumika ng langit at saka lupa. Ang sagot mo sa isip mo, Allah, God Almighty, the creator of heaven and earth. Pag nasatisfy si Shaitan ng ganun katanungan, and he will ask you, man kalaka rabbuk, who created your Lord? Ngayon, pag tinanong ka ng Shaitan, who created your Lord, sasagutin mo ba? No. Sabi ni Propeta, pag tinanong ka, winisper ka ng Satan ng ganon klaseng tanong, who created your Lord? Ang sagot mo ay, fasta'id billah, seek refuge in Allah, wal yantahi, and leave that question. I-set aside mo yung question. Bakit? Kasi unanswerable yun. Walang, pag sinabi mo, sinumik ka sa Diyos, ibig sabihin, may superior pa sa Diyos? Meron pang Diyos sa Diyos? No, wala ang ganon. Eh minsan maraming nadidilute sa mga ganyan. So inshallah ta'ala, doon na tayo sa tinatawag natin asma wa sifat. At mabahaba na rin ang level ng pinag-aaralan natin. Sa next natin, pag-aaralan natin ang mga attributes. Bakit tayo nandito? Gamit pa rin natin ang kitab ni Sheikh Uthaymeen, Kaulul Mufid, ala kitabit tawhid. Nandito tayo sa Mujallad al-Awwal. Inshallah subhanahu wa ta'ala, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.